kalinga at pagmamahal. Bading, bakla, juding, syokla. Inan lamang yan sa kataga sa kanilang miyembro ng ikatlong kasarian. Karaniwan sa atin, sa likod o harap ng kamera, masasaksihan ang kanilang masasaya at maiingay na kwentuhan at harita. Isa si Mother Rica na miyembro ng Golden Gates, na kung ihani sa lipunan ay sigaw ng ikatlong lahi. Si Mother Rica ay aming taguan sa kanilang tabi, di kinayuan sa lusot ng Pasay. Halina tunghayan natin ang natatanging taong ito. Sabi na magandang home for the Golden Gates. Po, ang nasa harapan po namin ang namumuno ng Home for the Golden Gates. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Mon Busa, ang tumatayong presidente ng Home for the Golden Gates dito sa Pasay City. 64 years old na ako ngayon. At eto, nakikita niyo naman, maganda na ang lola niya, malusog pa. Kaya sabi nga namin, sana yung ibang mga nasa paligid ng matatandang bading, matulungan din namin. Bakit po ba tinawag itong Home for the Golden Gates? Ang salitang golden kasi ibig sabihin niyan from 60 years old pataas. Ang mga kasama namin dito kasi yung mga matatandang bakla na ang edad from 60 hanggang 87, kasi meron kaming member si Mother Leonie na nasa 87 years old. So lahat halos ng nasa Golden Gates kaya talagang nasa ganong age bracket, from 60 above. At ano po ang layunin ng inyong samahan? Ang unang-unang layunin talaga ng Home for the Golden Gates ay makapagbigay ng bahay kanlungan para sa mga matatandang bakla na wala na talagang tinutuluyan dito sa Maynila. Yung mga matatandang bakla na talagang pinabayaan na ng mga kamag-anak nila, yung mga hindi na inasikaso, at saka yung mga talagang walang-wala na talagang matatakbuhan pa. Kaya yun ang aming pinakaparang main objective, kaya naitayo itong Home for the Golden Gates. Ano po kaya ang sekreto meron ng golden at tumagal po kayo ng mahabang panahon? Alam mo kasi, pagiging gay, ang salitang gay ibig sabihin masayahin. Ang mga lolas mo, magmula sa umpisa hanggang sa ngayon, talagang kasama na yan sa buhay namin. Umpisa sa umaga, kwentuhan, walang katapusan, ang ending part niyan, tawanan ng tawanan. Normal yun sa mga gays. Kaya nga talagang, ang gays talaga, siguro talagang masasabi nating blessed din kami dahil mahaba talaga ang buhay namin. Dahil masaya kami lagi talaga. Hindi kami tinatawag na stress-free. Diba? Paano po kayo naging miyembro ng Golden Gates? Tulad niya na sinabi ko kanina na sa one time naglalakad ako sa Arizona, nasalubong ko yung founder ng Home for the Golden Gates. Sinama nga niya ako dyan sa bahay niya, binihisa niya ako, at bumili siya ng mga bagay-bagay na kailangan ko sa pag-araw-araw. Simula noon, naging member na ako dyan sa bahay niya. Total, member na po kayo ng Golden Gates. Ano po ang naging reaction ng magulang niyo nung nalaman na bakla po kayo? Oo, nalaman ng mga kapatid ko na nandyan ako sa bahay ampunan, at nalaman nila ang mga nakatira dyan, puro mga bati. Natural, tinanong ako ng kapatid ko, ano ka ba? Sabi ko, bakla ako. So nakarating sa mga magulang ko, lalo na sa nanay ko. Sa mga kapatid ko, okay lang. Pero pagdating sa nanay ko, iba, hindi matanggap ng nanay ko ng bakla ako. Katunayan nga hindi kami nakita for how many years. Nakita lang kami nung sumakabilang buhay na siya. 2007. Nabalitaan po namin na mahilig po kayo sumali sa mga pageant. Paano niyo po ito pinaghahandaan? Well, sa ganang akin kasi bata pa ako, mahilig na ako sa mga damit, magagandang damit, yung mga gowns, ganyan. Kaya nung nagkaroon kami ng beauty contest noon, unang-unang sponsor namin nagkaroon ng beauty contest, ibinigay ko talaga yung husay ko sa pagrampa, pagdadala ng gown, at natural, ang pagpipinta ng mukha, kailangan maganda. So, unang-una ako nanalo dyan. Ano po ang pinakamagandang bagay na naidulot ng Home for the Golden Gates sa buhay niyo po?
Napakaganda, maraming bagay, pero isang bagay na naibigay sa akin talaga yung katahimikan sa aking pag-iisip, na hindi ako nag-aalala na kung ano-ano pa, na wala lahat yun. Ano po ang mensahe na maibibigay niyo po para sa mga taong biktima ng diskriminasyon sa mga kagaya niyo pong homosexual? Isang bagay lang naman kailangan dyan, huwag kalilimutan ang nasa itaas, dahil yun talaga ang tutulong sa kanila. Ang laging manalig sa itaas, kahit pa anong mangyari sa buhay. Masaya po ba kayo sa Golden Gates? Ay, oo naman. At tunayan nga, kami-kami rin pag magkikwento kami eh. Kung ano yung pinag-uusapan ngayon, kinabukasan pag nabuumpukan kami, yun pa rin ang kwentuhan. Tawanan, sigawan, yung ibang nasayaw-sayaw pa yan eh. Buenas tardes con todos vosotros. Mi nombre es Celia Rodriguez from the City of Flowers. May kasabihan tayo. Impossible is a word only to be found in the dictionary of fools. Nothing is impossible. Again, Celia Rodriguez from the City of Flowers, Zamboanga City. Di ako ba?